mga plano, hakbang at paghahanda ang ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan para maiwasang makapasok ito sa lungsod? Sa kasalukuyan, ang City Government of Calabhan ay nagtalaga ng checkpoint. Ang isa dito nga ay ito yung kauna na ating checkpoint na ginawa ay nilagay natin doon sa Pangkalaan area na kung saan 24 hours siyang ginagawa ang pag-checkpoint na ito kasama ang ating DNP, CDRMO, CityVet. Pero sa ngayon, papaitingin pa ng City Government of Calabhan ang pagkasagawa ng checkpoint na ito sa pamamagitan ng pagdadagdag ng additional checkpoints pa sa iba pang na pwedeng lusutan ng mga baboy na galing sa ibang munisipyo galing dito sa Mindoro. Kung sakali po na makapasok ito sa lungsod, may malaking epekto po ba ito sa mga Kalapeño pagdating sa usaping pangkalusugan at pangkabuhayan? Ang ASF ay walang, kahit ay makakain man ng baboy, ng karne ng baboy na tinamaan ng sakit ng ASF, ay wala itong banta sa kalusugan ng mga ng tao. So, samantalang, siyempre, ang ASF ay malaki ang magiging implikasyon nito or sa ating sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy. Once na ma-determine o magkaroon ng kaso ng ASF sa isang barangay dito sa ating lungsod, so ang gagawin control para ma-eliminate natin itong sakit ito is i-depopulate natin itong mga baboy na ito sa loob na sa range sa 500 meter radius mula doon sa start kung saan nagkaroon ng infection. So malaki talagang mawawipe out yung mga baboy. So malaki ang chance na syempre bababa yung production ng baboy dito sa ating lungsod. Ano po ang mensaheng gusto niyo pong iparating sa mga Kalapeño na nakakaramdam ng pagkabahala at pangamba kaugnay po rito sa kumakalat na ASF? Sa mga hog raisers dito sa atin sa Calapan City, so huwag po muna kayong mabahala. So, ginagawa po ang tama ng lungsod ng Calapan ng maiting na pag-iingat para maiwasan natin makarating sa lungsod natin ang banta ng ASF. So nagtatalaga tayo ng mga checkpoints. So kung kailangan buksan ang mga sasakyan para ma-secure na ang mga ito ay walang laman o na baboy na hindi tumaan sa tamang proseso ng pagbabiyahe ay ating itong sinisis para hindi na sila makapasok ba. So nagkakontak tayo ng surveillance para ma-ensure natin na walang sakit dito sa ating lungsod sa about sa ESF at atin din hinihikayat ang mga pagbababoy dito sa ating lungsod na i-implement nila yung strict biosecurity sa kanilang mga alagang sa farm nila kahit tayo na yung backyard. So huwag tayong basta-basta mapapapasok ng kung sino-sino din doon sa atin. Iwasan po natin yung kapakain ng sagmaw sa ating mga alagang baboy kasi ito po ay isang ring way para matransmit yung tong sakit na ito. Inihigayat ko rin po yung mga seller, online sellers natin na yung mga umaangkat po galing sa kabila makapagbenta lang po ng mga processed meat na kinupost di papunta rito sa atin ng lungsod, ay huwag na pan po natin gawin na ito. Talaga pong pwede po, kahit po yan ay naka-freezer, yung mga processed meat na yan, ay pwede po yung virus na yun, ay hindi po siya basta-basta agad na mamatay kahit sa malamig na temperatura. So, inihikayat ko po daw, huwag nyo po natin gawin itong mga ganitong klase ng bag. Kasi bawal lang po talagang magpasok ng mga pork meat products galing sa kapila. Ano po? At sa ating mga kababayan din po na yan, hindi naman po masama o wala naman pong banta para sa kalusugan natin. Kung makakain man tayo ng
infected na baboy ng ASF. So wala po siyang threat sa ating kalusugan. Yun lamang po at nawa ay hindi na umabot sa ating Luzon ang sakit na ito.